Okay. Ang hirap, guys. Ang hirap. Tulungan nyo nga ako. Ano bang palagay nung tinasabi niya dito? Guys, na panood nyo na ba? O nabasa nyo na ba yung statement ni Kim Chu about sa, ano, sa classroom, law of classroom? Check natin yun, ha? Eh, about yung ano, yung email ng ABS-CBN. Di ko alam kung nakatanggap kayo, hindi ko pa chinecheck yung email ko, pero yung mga friends ko sa Facebook is nakatanggap ng email from ABS-CBN. Be-breakdown din natin yun, no? So, dun muna tayo kay, ano, kay Kim Chu. Tignan natin yung sinabi niya. So, sabi niya sa video niya, sa classroom may batas. Bawal lumabas. O, bawal lumabas. Parang pwedeng tula ito, ah. Pero pag sinabi, pag nag-comply ka na, bawal lumabas, pero may ginawa ka sa isang pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. You know what? Let's repeat this, okay? Hindi ko siya maintindihan. So, let's try to break down or let's try to analyze it. Read it slowly and see kung may makukuha tayong idea or mensahe sa post niya ito or sa live niya ito. Okay. Sa classroom, may batas. Bawal lumabas. Okay. May I go out? Yung ba yun? Parang ganun. Okay. O, bawal lumabas. Parang tula yung may open. No? Pero pag sinabi, pag nag-comply ka na bawal na lumabas, doon man tayo sa linya ngayon, no? Pero pag sinabi, pag nag-comply ka na bawal na lumabas, pero pag sinabi na nag-comply ka na bawal na lumabas, hindi ko parang mag-gets. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Hindi ko talaga siya mag-gets, guys. No? Hindi ko alam kung nabobobo lang ako ngayon. Pinipit kong iintindihin yung linya niya kung meron siyang deeper meaning na medyo nabubulol lang siya. But hindi. Maybe let's read it again for the last time, ah. Sa classroom, may batas. Okay, sa classroom, may batas. So, bawal lumabas habang nagkaklase. Ganon, sige. Okay, isang tabi muna natin yun, ah. Sa classroom, may batas. O, bawal lumabas. parang tula talaga yun. Sa classroom, may batas. O, bawal lumabas. Okay. Pero pag sinabi, sino nagsabi dito? Yung teacher ba o yung lalabas? Pero pag sinabi, pag nag-comply ka na bawal lumabas, pag nag-comply ka, sabihin, pag sumunod ka na bawal lumabas, right? Pag nag-comply ka. Pag sumunod ka, nag-comply ka na bawal lumabas, okay. Pero may ginawa ka na pinagbabawal nila, okay, I think I'm breaking it down na. So sabi niya, pero pag sinabi, hindi ko alam kung sino nagsabi nga, no? Pag nag-comply ka na bawal lumabas, sabihin, sumunod ka sa rule na hindi ka lalabas ng classroom, okay? Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila. So, medyo, siguro may ginawa kang ibang pinagbabawal. Halimbawa, bawal mag-ingay, right? So, bawal lumabas, pero nag-ingay ka, which is isa rin yung sa mga pinagbabawal nila. Diba? Parang ganun yung pag-intindi ko, hindi ko alam. Sabi niya, pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo. Jesus Christ, this is difficult. Inayos mo yung law ng classroom nyo. Anong sabihin nun? Inayos nyo yung batas ng classroom nyo at sinubmit mo uli. Ano yung sinubmit mo? My God, Kimchu, ba't mo pinapirapan ng ganito? At sinubmit mo ulit ay pwede na pala ikaw lumabas. Okay.
Ang hirap, guys. Ang hirap. Tulungan nyo nga ako. Ano bang palagay nyong tinasabi niya dito? Ang hirap, pa. Okay. So, nandun na ako sa kalahati. Nakaka-prostrate. Parang nagigits ko na eh. So, bawal lumabas. Sumunod ka. Okay? So, nag-comply ka na hindi ka lalabas. Pero pag sinabi na nag-comply ka, so, sinabi ng teacher na, sige, nag-comply ka. Sumunod ka na bawal lumabas. Pero may ginawa ka na ipinagbabawal nila, bawal magkulit, bawal mag-statement na mga ganito, inayos mo yung loan ng classroom nyo at sinubmit mo ulit. It's frustrating. Gusto ko may isip pa nang sinubmit eh. Paperwork, thesis, assignment. Aking tiyos, sabaw pa, sabaw. Hirap, guys. Kaya natin to. Pinagbabawal nila, inayos mo na yung loan ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Ano yung sinubmit niya, guys? May sinubmit siya eh. Okay, sinabit na ito ni Kim Chun. Okay, nasa isip na ito. Kaya ka nababaril eh. Kaya ka na aambush eh. Ganito ka mag-isip eh. At teka, may ginawa kang mali or may ginawa kang bawal na ayos mo na yung law ng room nyo. Anong room? Law. Okay, balik tayo. Naayos mo na yung law ng classroom nyo. Yun yung sinasabi nyo noona. Sa classroom may batas. Right? Kasi batas, law. So, yung pala yung sinasabi sa una, puzzle to, ha? Puzzle, grabe, ha? Kim Chu, ha? Sobrang talino mo. Puzzle yung mga, riddle, eh. Riddle. Okay, bibreakdown natin yan, Kim Chu. Kaya namin yan. Okay, sa classroom may batas. So, ito yung law. Law of classroom. So, may mga law of evolution tayo. Law of relativity. Quantum theory. Now, ito ngayon, law of classroom. Medyo malalim to. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Okay. So, sabi niya, pag nagawa mong ganun, nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa kang ibang pinagbabawal, maybe, nagkulang siya ng word, inayos mo na yung law of classroom at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. I don't know. guys, I don't know. Kim Chu apologizes for her viral classroom statement during FB live event. Nadala lang po ng emotion, sensya na. Okay. Parang Rappler, no? Posting ng kung ano-ano, tapos sorry na lang sa uli. At least, ano ka na, trending ka na. No, ang pwedeng i-post ng mga stupid na nakakainis, tapos magte-trend ka, no? Mamatay na si Presidente Duterte, mga ganun sigurong post, tapos magagalit lahat. Pag-usapan ka na, instant like, no? I think yung sinasabi niya dito parang exploit eh. Hindi ko lang maisip kung saan siya connected. Hindi ko maisip kung connected ba siya sa ABS-CBN shutdown or sa COVID. Kasi kung, iintindihin mo mabuti yung sinasabi niya, parang exploit siya. So parang sinasabi niya dito na merong batas ang isang classroom na bawal lumabas. Okay, so halimbawa nakasulat na yun sa papel, bawal lumabas. Tapos parang sinasabi niya na, sige, pag sinabing nag-comply ka, alright, sumusunod ka doon sa batas na yun, pero may nagawa kang iba na pinagbabawal nila, yun nga, bawal mangulit or bawal mag-statement na mga ganito. Kim Chu, ha, bawal to. Unang gagawin ulit, last mo na to. So, bawal naayos mo na yung law of classroom at pag sinabmit mo, pwede na ulit lumabas. So, parang sinasabi niya is na-exploit mo kasi bawal lumabas, sumunod ka. Pero nagawa mo naman yung iba na bawal mag-ingay. So essentially, pwede rin pala lumabas, right? That's kind of like idiot way of thinking. Kasi parang may law na bawal lumabas ng classroom, pero pwede naman pala to. Pwede na ulit lumabas. Hindi ko alam saan to connected though, kung again sa ABS-CBN shutdown or sa COVID, but kung iisipin ko mabuti, it's not even good for themselves, for ABS-CBN. Kasi parang nangyari dito, gagawa ko ng sarili kong law, Kim Chu, okay lang ba? Gagawa ko ng sarili. So may mga batas na, yun nga, bawal mag-drive yung mga walang lisensya, di ba? Kasi wala ka naman lisensya, bawal ka mag-operate. O yung mga bus, para medyo close, bawal mag-operate yung mga walang prangkisa na mga bus. So, mahuhuli ka.
So, pero pag sinabi na, sige, sumusunod kayo sa batas na bawal kayo mag-operate na walang prangkisa. Pero itong ABS-CBN, eh, nagpipimilit, nagpupumilit na mag-operate kahit walang prangkisa, kukunin yan lang yung mga, ano ng mga masa, eh, pwede mo na i-submit ulit yung law na pwede ka na palang lumabas, di ba? Lagay mo na lang sa law, i-append mo na lang yung law na bawal lumabas, bawal mag-operate pag walang prangkisa, pero pag may mga tao kang nahihikayat na ganito, pipilitin mo sa Facebook, ganyan-ganyan, rally-rally, puso-puso na ganyan, eh, pwede na pala lumabas, no? So, para saan pa yung batas? So, hindi ko alam kung ganun yung sinasabi niya, pero ganun yung interpretasyon ko, and it's not really a good look for ABS-CBN either, okay? Lalo lang nadidikdik yung ABS-CBN para nangyayari, eh, pag sinabing bawal-bawal, okay, wala nang exploit-exploit pa, walang pwede na pala ikaw lumabas, walang ganun. Pag sinabing bawal ang walang prangkisa, kahit ano pang gawin mo, magpuso-puso ka pa ng 11,000 mong empleyado, batas yung binabanatan natin na, Kim. So parang ano yan eh, pag pinagbawal ako mag-drive kasi wala akong lisensya eh, magmamakawan lang ako. Eh kasi po, ganito ganere, you know, para to sa mga Pilipino, lahat ng Pilipino ganito. Post ako sa social media, sabihin ko, ito mga MMDA talaga nanguhuli, eh laban ng mga Pilipino to eh. Pupunta ako dun sa may, ano eh, pupunta ako sa rally, pinagbawalan ako, eh para sa mga Pilipino to, so ganito ganere, di ba? Come on guys, you know, it's, pag sinabing against the law, okay? Kim Chu, I think nasa bawal lang si Kim Chu kasi syempre bata pa to, bata pa ba to? Hindi naman artista to, hindi naman to physicist, 'di ba? Hindi naman to teacher or anything na talagang kahit paano mag-iisip siya ng malalim-lalim. Artista lang siya. So, you know what? I have a high respect for actors before, pero ngayon sa mga pinagagawa nila Coco Martin na ganito, nakakainis eh. Parang gusto ko silang tawagin artista lang sila kasi tinatawag lang nila tayong geologs, no, mga tao. Anyway, that's it for Kim Chu. For my last reaction is for email ng ABS-CBN. What do you think, guys, for this one? Okay, so nag-email, okay? Nag-auto-email ang ABS-CBN. Let's read it. Okay, sabi niya, magkaisa tayo para sabihing ibalik ang ABS-CBN. Let's stand together in the fight to bring back ABS-CBN. Be one with us by posting a picture of your right fist over your heart on social media with the hashtag #LabanKapamilya. After pledging your support, your photo will be seen along with other Kapamilya and Kapamilya stars on www.labankapamilya.com. Jesus Christ. ABS-CBN, we're better than this. I mean, we Filipinos are better than this. So, kung bakit ka mo? Bakit yung naisip ako na nagagalit sa email nila? Just check the last part. Just check the goddamn last part. So, sabi niya dito, after pledging your support, okay, your photo will be seen along with other kapamilyas and kapamilya stars on labankapamilya.com. Ano ibig sabihin, guys? Nuggets nyo, di ba? Ano yung sabihin yun? Imagine, to, alright, ako sa ABS-CBN, ha? Tatagalugin ito, papalalain ko to para maintindihan natin lahat. Guys, picture na kayo. Okay, ako sa ABS-CBN, no? Medyo demonyo yung dating ko ngayon, nambubuli ako. Guys, picture na kayo. Lagay nyo yung sa puso, yung support, kanyan. Send nyo dun sa may, post nyo sa social media, ikalat nyo, okay? Para talagang mangibabaw ang ABS-CBN, imbis na COVID yung ikalat natin yan, imbis na COVID awareness, imbis na Mother Day yung hashtag, gusto nila ABS-CBN hashtag yung manguna, I don't know. But, you know, after that, yung picture nyo, lalabas yun, guys. After pledging your support, lalabas yung picture nyo kasama ng mga ibang kapamilya. Imagine that, yung mga artista, di ba? Makakasama nyo sa picture, di ba? Ataw, di ba? Yung mga idolo mo, di ba? Sila Coco Martin, biglang katabi mo na, nakaganoon. Imagine that, di ba? Dahil mo po yung nagpa-photo ops, di ba? Mga Pilipino, no? Tatanga nyo. Parang ganoon yung gustong sabihin ng ABS-CBN, eh. Well, we are a free country, so we can do whatever we want. We can support whoever we want to support. So by all means, it's okay. Ang hindi ko lang gusto dito is masyado nilang ginagawang sensational yung nangyari sa kanila to the point that it's already affecting everyone. And it's not supposed to be. Okay? Andun na kami sa nawala yung ABS-CBN. Wala na kami ng Channel 2. Affected na kami somewhat.
But to email us, personally, go to our email and email these things. It's just ridiculous. So, nangyari dito is, nakikiusap ka na sa mga tao na awayin yung kaaway mo. You can't do that, right? You can't do that. Pag galit ka sa isang tao, galit ka lang. Huwag ka naman damay ng iba, okay? Kung feeling mo eh mali yung ginawa sa'yo, ganto ng NTC, then labanan mo ng tamang proseso, di ba? Mag-apply kayo ng bagong prangkisa, ilagay nyo yan sa korte, i-apply nyo, mag-magpili kayo, o kung ano-ano pa, ilagay nyo yan sa tamang medium. Hindi yung tatakbo kayo sa Facebook, tatakbo kayo sa email address na ganito, at makikiusap kayo sa sambayan ng Pilipino, na walang kamatayan, parang people power nyo. Ah, COVID tayo ngayon guys eh. COVID ngayon, Mother's Day pa today. Tapos gusto nyo kayo na yung ibabo, kayo yung bida-bida na ganito. May GMA 7 pa guys. Nanonood rin kami ng balita sa GMA. Hindi puro ABS-CBN. Okay? Babalik din naman kayo. Alam naman namin yan eh. Legalities lang yan. Hindi nyo na kailangan makiusap pa, puntahan pa yung mga email address namin at sabihin na mag-picture kami na ganyan, bulahin kami na makakasama naman yung mga artista namin, mga kapamilya-kapamilyas after this sa website. This is close to spam. Okay? This is close to spam. Of course, napakaraming Pilipino na magsisend ng picture kasi that's fun, you know? Yung makikita mo yung picture mo, katabi mo sila Coco Martin, you know, why not? But that's the gist of it. Ginagamit nila, okay? I hate, to be honest, I hate ABS-CBN for doing this, for allowing their actors and employees to do the heavy lifting, okay? For using them as human shields. Kung ako yung ABS-CBN, I think kung meron silang honor or anything, they will even like tell their employees to not post anything at all na pwedeng magpapangit ng pangalan ng ABS-CBN o makapag-brainwash ng ibang tao o makapag-confuse ng mga ibang mamamayan and ultimately makapag-divide sa ating mga Pilipino. We need to be united, but it's like it's responsible for ABS-CBN. Kung mabuti ang management ng ABS-CBN, magbibigay ako ng memo sa official page ko or sa lahat ng empleyado ko. Mag-email ako sa mga empleyado ko katulad ng ginawa ko nito. Please stop posting anything that could incriminate us or anything that could confuse or brainwash other people. So malaya sila mag-isip para sa mga sarili nila. Tayo, we have our own battle to fight. Huwag na nating idamay pa ang mga mamamayang Pilipino na nahihirapan na sa ECQ at sa mga problema ng pinansyal at sa COVID. You know, marami na tayong problema, so wag na nating idami pa ang mga nananahimik nating mamamayan na talagang sinasabi natin is for the service of Filipinos. Gagawin natin itong laban na to pa sa ating sarili lang. So we already engaged our legal team, our advisors and all. So papasok tayo ng korte, ilalaban natin ang lahat ng rights natin para mapanalunan natin to. Okay? I think that's probably the appropriate way to do it. Asking people like us to do this in picture, ano magagawa namin? Mababago ba nito yung batas? So you, ABS-CBN, you expect to twist the law by asking people to post pictures like this? So you want us to twist the law? Ayusin nyo, okay? Ayusin nyo guys ng tamang paraan. Ayusin nyo ng legal team, ayusin nyo ng paperwork, NTC, talk to NTC, to all of the agencies na responsible about this, right? Sila yung kausapin nyo guys, hindi kami. Tigilan nyo na yung pagpapaawa nyo, ganyan-ganyan. Alam na namin na walang kailang trabaho, alam na namin na walang ABS-CBN, for God's sake, alam namin, magpunta kayo ng ABS-CBN, walang channel to eh. Alam namin yan. You don't need to post pictures of your actresses with dramatic makeup tones para lang maawa kami at mahikayat kami mga Pilipino, because Filipino, nakakita na artista, communication. So guys, ABS-CBN, shame on you. ABS-CBN, shame on you for doing this, for using your poor people
to do the heavy lifting. These are your employees, guys. ABS-CBN, these actors and actresses that you use to post pictures, to post live videos, to rant in Facebook, these are your employees. These are your manpower, okay? This is essentially your income. They are your blood. ABS-CBN, you're a corporation, okay? So, kung mahal nyo ang mga empleyado nyo na pinapalabas nyo, and mahal nyo rin ang mga sambayang Pilipino for the service of the Philippines, do something about this properly in a legal way, okay? Take care of your employees. Huwag nyo silang hayaang masira yung reputasyon nila. Guys, huwag nyo hayaang masira yung reputasyon nila ni Coco Martin siran-sirana. So, palagay nyo pagbalik ni Coco Martin, may mag-iidolo pa sa kanya. Marami siguro yung mga jeje mo na tinawag niya. But most of the fans, most of the netizens that watch his live or his video are really pissed off, right? And pati si kay Agot Isidro, and pati sa iba. Palagay nyo ba pagbalik nyo, tatangkalikin parang kayo? Right? You're the most powerful influencer in the Philippines right now. So make sure you use it right. Make sure you do it right. Okay? Do not divide us more. We're on the COVID pandemic right now, and dividing us by this petty argument and stupid sidings is useless. It's a waste. Filipinos needs to be united. And we need that right now, okay? We need that more than ever. 2020 sucked, and it's not yet going anywhere. We need to be united. Stop fighting each other. Stop trying to bring down the government on this time, especially. We're in a pandemic right now. Government is doing everything they can to fight this and to support our people, our countrymen. And then you're gonna do this plea and ask everybody to support you instead of supporting other people that need it the most. ABS-CBN, shame on you. Shame on you. I don't usually side as I do right now. I don't really side. But the actions is just getting out of hand and I don't like it. Sana, ABS-CBN, you take care of your employees, okay? Because kung ako nagtatrabaho sa inyo or sa isang company na nawalan ng lisensya dahil sa ganito, I'm gonna take it against them. I'm gonna bring it to them. Bakit kayo walang lisensya? Bakit kayo nag-ooperate ng illegally? Bakit ganito? Bakit ganito? Hindi yung government bodies na ginagawa lang nila yung trabaho nila. Don't invent words, you know. Don't brainwash people na sinisira kayo ng gobyerno, ng presidente. Hindi lang kayo news, okay? Huwag niyong isipin yun. Hindi lang kayo news. Marami pa kayong entertainment, marami pa kayong iba. Kung sinisira lang ng... Kung tingin nyo, sinisira lang kayo ng gobyerno o ng presidente, maybe yung news agencies nyo lang talaga yung pinagdiskitahan. But you're not, okay? Sabi nyo nga, marami kayong natutulungan in all. It's just illegalities. Gusto natin lahat sumunod tayo sa batas, right? Gusto natin lahat na no one is above the law, even big corporation like you. So, ito na nangyari na. Bakit kayo ngayon umiiyak? Bakit kayo ngayon tarong ng tarong sa mga tao? Diba? Gawin nyo lang yung part nyo. Make it legal. Make it legal. Okay? Poor employees, to be honest. Seeing them like that, wala silang magawa kundi tumakbo sa Facebook, sa Twitter, at magrarantrant because what else they can do? They're actors. They're actresses. They don't know anything else to do. So guys, sa mga kababayan ko, I'm not really against ABS-CBN or pro or what you call this. No to shutdown or yes to shutdown. Doon ako sa parang tama. And I think what they're doing right now is wrong. Asking Filipino people via email to pledge their loyalty to ABS-CBN. That's a stretch, right? You're doing a rating before only para malaman nyo kung mas mataas ba yung rating nyo sa GMA versus ABS, yung mga ganun. But ngayon na nawala kayo, email nyo kami isa-isa at sabihin nyo mag-ano kami ng pledge sa inyo.
not everyone watches ABS-CBN, right? Maybe some of us are really hardcore GMA. Maybe some of us are hardcore Netflix. We don't even care about ABS-CBN. Why would you suddenly ask us to give your give pledge to your to loyalty to a corporation like you? Yung mga artista nyo nag-uawala sa Facebook katulad si Coco Martin na wala daw papakain sa pamilya. Don't you ever think about us, about simple people like us, kung anong pinapakain namin sa pamilya namin? Don't you ever realize kung gaano kadaming mahirap na Pilipino nandyan at nag-iisip pa paano namin papakain ng mga pamilya namin? Ha? Huh? Don't you ever think at all? Coco Martin na meron $20 million net worth, sasabihin ko, anong papakain sa pamilya mo? Niloloko mo nyo ba kami? Di ba? Magmamakawa kayo na wala kayong trabaho, wala kayong mapakain, ganyan-ganyan. Ang yayaman nyo guys eh. Nakita nyo ba kung gaano kami kahihirap? Nakita nyo ba yung mga mamamayan natin na, you know, nagtsatsaga dyan magtinda ng mga sigarilyo para mabuhay? May boses ba sila para kamukha ni Coco Martin para magreklamo? Yung isang natanggalan ng trabaho dahil sa nahuli siyang natutulog, na antok siya, pagod na pagod. Sige, natanggalan ng trabaho. Nagkaroon ba siya ng boses para magreklamo sa inyo? Hindi, di ba? Di ba nagtiyaga lang siya para maghanap ulit ng bagong trabaho, ng bagong harap buhay? Di ba? Yung ibang nawala ng trabaho, kung saan minsan pagkakamaling ginawa nila, nawalan sila ng trabaho, ng harap buhay, meron silang pamilyang binubuhay at namoblema sila. Nag-isip sila kung anong papakain lang sa pamilya nila at naghanap ulit sila ng trabaho, nagbarat sila ng buto, nagnegosyo sila, nagtinda sila ng kung ano-anong longganisa, tosino. Narinig nyo ba sila? Narinig nyo ba sila nag-rant at nagalit sa mga Pilipino bakit siya nawalan ng trabaho? Nakita nyo ba yung mga simpleng mamayan natin na nawawala ng trabaho at naghihirap sa buhay, blaming other people about their unfortunate events on their lives? Hindi, di ba? Hindi. So ABS-CBN, come on. Mangilabot naman kayo sa ginagawa nyo. Coco Martin, mangilabot ka naman sa ginagawa mo. Kung meron man kaming ine-expect na video from you guys, from you actors and actresses of ABS-CBN, we expect thank you. Okay? We expect acknowledgement of our support for all of these years that you operated in the Philippines, for all of these years that you aired Provinciano and we're all still here. We expect acknowledgement and thank you, sincere thank you sa lahat ng suporta. Para patuloy pa kami suporta. You don't blame us. You don't blame us na tinanggal lang kayo ng, or hindi na kayo pinag-operate ng NTC dahil wala kayong prangkisa. Nothing is wrong with that. That's just legal. That's just law. Okay? So magpasalamat kayo, may mga Pilipino pang tumatangkilik sa inyo ngayon, guys. Be grateful. Don't ever blame us. That's just ugly. That's all for today, guys. Thanks so much for watching. Click the like if you like this video. Comment down below, what are your thoughts about email ng ABS-CBN? Palagay nyo ba tama lang na mag-email sila, ganyan-ganyan? About yung kay Kim Chuan, palagay nyo? Ako, I don't really take it seriously. I understand the girl. Stress and all emotional. Mahirap magsalita ng spontaneous like this. So hopefully, hindi ako naging malaking choose so for this rant and for probably for the previous videos that I've had. But it's difficult to think out of the box and to think spontaneously without reading anything. So I understand Kim Chuan. I don't really blame her. If there is, I'm actually laughing, you know, kind of like funny, and tried to really comprehend kung ano ba yung sinasabi niya. Kasi I'm pretty sure meron siyang sinasabi doon. Hindi niya lang ma-convey ng maayos, hindi niya lang masabi ng maayos, you know. I don't blame her about that. But that's all. Just put your comments down below. Subscribe to this channel if you're not subscribed yet. But today, that's all. And thanks so much, guys, for watching, for listening on my rant. And stay safe. See you in my next one. Peace.